family. A social group of people stay together under the same roof in a society. Daddy, the male parent, head of the family, acting as the boss. Mommy, the female, queen of the colony, often referred to as the real boss. Child, the smallest member of the group, center of attention, always full of energy and drains the rest, aka the actual boss. This is our simple family, and we are Manalo. Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Daddy. I'm Mommy. And I'm Elaya. And we are Manalo. Yes. So, hello po. Welcome po ulit. Bali, ngayon, we will be going out. And where are we going, Elaya? SM. We're going to SM. SM Aura. Aura? SM Aura. Aura? SM Aura. SM Aura, to be exact. Meron lang kaming itatry na bagong food trip again. Food trip na naman kami. Pampapayat. Pampapayat. Meron kaming itatry na order all you can sa SM Aura. Nakita namin na maganda yung mga reviews and mukhang masasarap yung pagkain. So, we're on our way there. And we've had our reservation already, so sama ulit namin kayo, and we'll show you how good the foods are. And similar as doon sa nakaraan natin, we will give you our feedback after we eat. Okay? So steady lang kayo dyan, and dadrive ako. Okay. Okay? Bye! Thank you.
just check. Mo lang si daddy. Oh, go check. A few moments later. Hi guys! So, natapos na po tayo. Kung napapansin nyo, nasa bahay na kami. Kasi, naubusan ng charge yung cellphone ko. Dahil nag-video kami ng nag-video habang nag-iikot si Elia at si Mami. Naubos yung charge ng cellphone namin. Tapos, yung charger na iwan ko dito sa bahay. So, hindi ako nakapag-charge kahit nandun ako sa sakyan. Kaya, dito na namin ikikwento kung ano nangyari doon sa food trip natin. Simulan natin ang rating sa venue. Okay naman sa'yo. Sa akin okay din naman. Maayos yung venue, malinis. Maganda yung location. They have two different dinings. Meron silang indoor dining tsaka outdoor dining. Yung outdoor, nandun lang sa may labas ng store. Tapos yung indoor, of course, yung sa loob. So, doon kami sa indoor. Sa indoor ang kinuha namin. Okay naman yung lugar. Did you enjoy, Elia? Yes. Okay. 8, 9? 8. Oo, mga ganun. I'd say 8. Kasi, mainit ito. Hindi ganun. Parang walang aircon eh. Ewan ko kung nagtitipid sila. Pero medyo mainit kung nandun kami. So, 8 lang. After ng venue, yung service. Service sa atin. Honestly, ito, honest opinion namin, no? Medyo parang ang tagal nung after we ordered. Una, actually, pagdating namin, so 1 o'clock yung reservation namin. Dumating kami ng 1:05. We were 110, seated. Mga 1:10, we were seated immediately. Sinabihan kami ng kung ano yung ruling sa cut-off. 2:15 yung last order. Kasi nakaupo siguro kami ng table is 1:15. Mga 1:15. So, 2:15 daw yung last order. Tapos 3 o'clock is parang you have to be out. So, umorder kami and ang tagal. Ang tagal bago dumating sa amin. Tapos parang putol-putol yung dating ng order, ng wave. Hindi yung isang bagsak lahat. Hindi ko alam kung first timer kasi kami, so hindi namin alam. Pero parang batch by batch yung dating niya. Which is understandable kung uunahin yung naka-prepare na. Yung like for example, the sa sashimi or the sushi na mga nakamalbabilis i-prepare. Versus dun sa iluluto like the tempura or the tepan or yung mga liluluto. Pero magulo eh. Magulo yung serving. Tapos parang hindi mo maintindihan kung lahat na ba nung first batch na in-order mo, na-serve ba nila lahat. So parang feeling namin is yun nga, hindi lahat na i-serve. So I'd say siguro 7 sa akin. Okay. 7 out of 10 yung service. Yung service. Let's go naman sa price, sa cost. Yung buffet nila, yung order all you can nila is 1,288 per head. Tapos nung pumasok kami, si Elia was supposed to be charged 400 plus, di ba? 400 plus daw. Nung dumating sa amin yung bill, wala naman charge si Elia. So, yung 1,288 na lang per head. Mayroon pang discount. Tapos may discount kasi vaccinated kami. May booster. Pag may booster ka. May less 100 each. May 100 each. So, all in all, parang nasa 2,300 something yung bill namin. So, for the price, okay naman siya, sulit. Hindi siya mura, obviously. Pero hindi rin naman siya mahal dahil
parang I think it's for special occasion, okay siya. Mm-hmm. Hindi siya for everyday food trip niya. Mm-hmm. Now, for the food, wala akong masasabi. Busog sarap. Nalungkot kami nung natapos na kami. Nalungkot kami na nabusog kami na naman. Dahil, nabusog na kami. Wala kaming itatapon. I mean, wala kang masasabi sa kahit anong serve o food. Lahat ng iserve sa amin ang sarap. Yung seafoods are so fresh. Yung ribeye, yung angus, panalo, ang lambot. Ang sarap ng timpla. Sulit. So yung binayaran namin, hindi ka magsisisi na ang laki ng binayaran namin. The food was awesome. Ako, I'd say it was a... Ano rating mo ito sa food? 10. 10 si mami ako. Mag-aarte ko, mga 9.5. Pero masarap, no joke, masarap. So overall, ang masasabi namin is, was it worth the travel, the money, the everything? I'd say it was worth it. So kung meron kayong special occasion, birthday, anniversary, yung mga anak na bagong pasweldo, pakainin niyo yung mga parents niyo, i-treat niyo. It's a very good place, saktong-sakto. Yeah. And highly recommended. So siguro pag nag-try ulit kami, subukan namin yung sa SM Mega Mall. Sa Mega Mall naman. Yun. Ganun siya kasarap. We want to do it again. Yun. So I think yun na yun. No? Okay? So again, maraming salamat po. I'm Daddy. I'm Mommy. I'm Elaya. And we are Manalo. Manalo. Thank you po.